anak. Si Jason pa. So okay na nawala. Minsan may mga manok pang dumadalo sa bahay. Makaligaw ng manok. Saan ba kayo nakatira? Sa Cavite. Saan sa Cavite? Sa city mismo. Farm farm. Wow, farm farm. May farm. Sa ano silang? Sa silang. Ay, lamig. Kaya may manok-manok. Kaya gano'n. So, mag-invite ka na, Mar. Mag-i-invite ako. I-invite ko kayong lahat. Ang pamilya, pampamilya, pelikula ng Metro Manila Film Fest ngayong 2022. Ay, ang family man. Sa title pa lang, pampamilya. Kasi talagang Christmas, churururu. Oo, ha? Christmas. Kaya paano kayo mag-Christmas? Saan ang Pasko? Paano nyo si-celebrate ang Christmas? The usual, mass, dinner, bukasan ng regalo. Nag-expect, anong regalo ba gusto mo? Gusto ko na, anong tawag doon? Yung ano, yung multi-cooker. Ah, fryer? Multi-cooker. Multi-cooker. Mahal yun, Mars. Lalo na kung maganda brand. Instapot, Instapot. Yes, bongga yun. Instapot. Gusto ko ng bago kusina. Gusto ko ng bago. Ay, dami na ako pala. Pots and pan. Marami yan, ano. Sige, itatag namin si Jason. Alam na niya. Ay, yun naman pala. Mamili ka na lang. Ikaw ba, fabulous ka rin mag-regalo? Mag-regalo. Hindi, minsan hindi sa presyo. Minsan sa maganda yung mga ideas. Pero hindi naman mahal. Minsan naman, simple, pero may ka-presyo. Depende pa rin. Nandun ako sa impact. Best in impact. Ano ka, marunong ka pala magluto? Masarap ka magluto, May. Oo. Ito lang parang sasagot din. Dami kong gustong panluto, hindi pala ako marunong magluto. Oo, di ba? Ano pa nung ano specialty mo? Ano pa sinasabi ng mga bata? Ito na lang, ginawa ako ng pandemya, nag-trip around the world siya. Ay, from Europe to Asia. Nag-umpisa ako sa India. Ah, saan mo natutunan mga yan, Mami? Nag-aral ka ba? Hindi ako nag-aral. Ika nga sa lumang language, we need those lang yan. Kakatikim, kakatikim, at saka may hindi talaga ako kumain. Pero hindi ka tumataba. Sukat-sukat? Ano lang? Tansya-tansya? Nagpapakwento. Minsan may tansya. Depende lalo na kung baking. May rabbit nila. Baking dapat precise. Pero sukat-sukat yun eh. Yung iba, may recipe. Diba, may papasok sa akin recipe yung kaibigan ko. Pero, i-a-adjust ko pa rin according to how I want it. Oo. Tapos yan, New Year, May. Anong plano niyo naman sa New Year? New Year, depende yan sa magiging standing ng team ni Jason sa PBA ng Magnolia. Right now, they're doing very well. And alam naman natin, ang PBA, umaabot yan ng Pasko at lagpas ng Pasko ng final, di ba? So, it's very crucial. So, katulad nung nakaraang taon, na pumunta kami ng pamilya ko sa Amerika, yung mga anak naman ni Jason, kasama yung ibang mga web. Ang nangyari ni Jason noong New Year, mag-isa siya kasi may games pa siya. So, may mga ganun din. But this year, since hindi naman kami aalis ng bansa, I'm going to, maplano namin na mabuti na magkasama naman kami. Kasi ngayon nga, pag sinasunod ng pinag-trip ko, meron akong inusunod na maliit na Airbnb sa La Union and magbubukas siya ngayon, December. Siyempre, kailangan ko rin pagtuunan ng panahon nyo. Siyempre, kasi marami nagpapakasyon pag Christmas vacation, right? So, yun, I'm trying to find the right balance. Pero definitely, magkasama kami ni Jason. So, may rest house guys sa La Union, tapos may Airbnb. The best Airbnb lang, wala akong rest house. Nakikitulog lang ako sa mga sala ng mga tao. Hindi nga. Seryoso ba? Lagi nga lang ako nai-victim. May, pwede matulog na lang sa iba kasi darating kasi yung ano, yung ganyan. So, maghahanap na naman ako. Tapos si Kuyo may Airbnb. Wala pa eh, kasi pinatayo ka. Ay, okay. So, kailan siya mag-start? Next year? Hindi, magbubukas na ako. Malapit na. This December. Saan sa New Year? Surf Star ang pangalan niya. It's after yung may-ari ng lupa talaga. May-ari talaga ng buong lugar na yun ay si Lemon Guinness. Binansagan niya yung sarili ng Surf Star talaga. So, kilala siya sa La Union. So, ay sabi namin, gawin na lang natin yung pangalan matagal mo nang pinaghirapan at pinatatanyag mo na naman. So, yun na lang din ang gift sa namin. Sa San Juan ba yan? San Juan, La Union. It's a Surf Star. Si Jericho, di ba dyan din? Oo. Madalas kayong dami, ano, ni Jason. You surf ba?
ako lang ang nag-serve si Jason, nagbabasketball. Okay. Kaya palang ganda ng kutis niya, kulay. Ngayon, mano, makulay ako ngayon dahil ano, madalas ang kunta ko ngayon doon. Like, kung wala itong promo na to, wala itong kundun ako ngayon. Anong shows mo, Mark? Ha? New shows mo? Wala nga, hindi ako tumanggap. Hindi pwede kasi kailangan 100% yung type. Oo eh. Kasi syempre, mamayang ko din, toilet bowl, ilagay nyo sa isa. Pero kung paano ka nahilig sa surfing? Mahilig talaga kami sa dagat, kami ng pamilya. Ang mga Dizon talaga ay lamang dagat. Sirena. Kami mga oysters. Lamang dagat. Hindi alam ang dagat. Oyster pala. Marunong ko talaga mag-surf na. Now. Ngayon, marunong. Hindi ako magaling. I enjoy it. I'm not good, but I'm able to ride. I'm able to have fun. Si Andy Aigay, mas sumasali na sa mga comments. So, Marsh, pag nag-open yan, saka pa lang ikaw magtatagal ng work? Oo, medyo matatagal lang pa. Ay, ang last mo yung Love in 40 Days. Yes. Yun, nakapag-love in 40 Days ako. Kasi ginagawa pa lang naman dun yung mga pader-pader. Hindi ngayon ito finishing eh. Hindi mo pwedeng iwan ito. So, may offer, tinanggihan mo lang lahat. May mga offer, meron akong hindi tinanggap pero hindi na natuloy. Iba-iba, hindi ko naman tinanggihan lahat. Choice ko lang, sinabi ko kay Tita June, wag na lang muna ngayon. So mga Feb, ganyan? Siguro, Feb, March, ganyan. April, June, diba? Basta thanks you. Basta, thanks you. Thank you, Mai. Thank you all very much. Miss Mai, ako pa, how is it working with LoiNie? Yung mga new breed of love teams ngayon, yung mga actors ngayon. Sinong new breed ba? Sila, LoiNie. Kala ko sabi mo, yung dalawa. Yung dalawa, diba? Kasi Loisa, nakatrabaho ko ng CN sa ano eh, The Good Son. Mm-hmm. So, katagal ko nang kakilala yung bata niya. I've always loved si Loisa. Ngayon ko pa lang nakatrabaho. Si Ronnie. Bilang anak niyo siya dito, di ba? That time. Yung dalawang yun, eh, talaga namang their relationship as partners is they're very inspiring, they're really a team, so it's refreshing na hindi you're not working with a love team. Mm-mm. You're working with an actual couple. Mm, hindi naging hadlang yung pagiging totoong lovers kasi, nila kasi ano naman eh, lovers naman talaga sila kaya daw. Nga dun sa Love in 40 Days, so it's just different that ngayon hindi ito ginawa ng studio or ng tao. Ngunit silang dalawa talaga nagmamahal. Pero do you see them behind the scene na sweet pa din, mga ganyan? Niloloko-loko nyo ba? May mga ganyan. Oo, syempre. Niloloko-loko lang. Tapos sa tinagal-tagal nyo po sa industry, di ba? Sino pa yung mga ibang mga artista? At sila Tito ba? First time yung nakatrabaho? Tito, yes. First time kong makatrabaho. Si Tita Lisa, hindi. Everybody else, hindi naman. Mm-hmm. Yeah, lahat nakatrabaho. Yung mga veteran actresses and actors na hindi nyo pa nakakatrabaho before? Sino? Sino po? Opo. Si Ate V, hindi ko pa nakakatrabaho. Ah, si Ate B. Hindi siya na lang yata. Well, si Sharon naman kasi sa live shows, yung dati na meron ko siyang may talk show siya. Mm-hmm. Pero sa acting, wala. Si Ate Shawi at siya si Ate B. Si Ate kayo, naka-work mo na before. Anong movie before? No, ginawa namin yung teleserye sa channel siya. Ah, oo. Pero movie, not yet. Not yet. Oo. Bilang national artist siya, are you my still, God, right? Diba? Are you still willing? Are you still willing to work with her sa mga movie? All the more I'm willing. All the more I'm willing, right? Willing ba siyang katrabaho ako? Of course. So I'd like to have that chance again if there is a project that's, you know, fitting for me as to be a part of the cast. Mm-mm-mm. Pero ito po bang pagpili niyo ng mga pelikula ngayon? Parang mas nakita ko, mas priority niyo ang family niyo versus your work, di ba? Parang nahirapan kayong sagutin kanina kung magre-retire kayo. Napakadaling sabihin, di ba? Hindi kasi madali sa akin na makita na one day gising, pag-ising ko yung anak ko 17 or 18 na. That was an eye-opener for me that I spent too much of my time on the set. Mm-mm-mm. Rather than I was at home. Or maski sa bahay ako, tulog na tulog ako. Kasi nalalaman natin, bago mag-pandemya, ang taping namin hanggang putukan ng araw. Mm-hmm. Kinabukasan, mga gulay lang kami. Tapos mag-taping na naman. So, yes, that's why yung pandemic for me was a blessing. I mean, sorry to say,
I don't know how to phrase it better, but I think there I, are advantages. Yeah, that was an advantage. That was the advantage for me, and I just made something good out of it. I saw what was good for me, na makakasama ko yung pamilya ko, and good for them as well. That, you know, I was home a lot. They got to spend time with me. I mean, we all benefited from it somehow. We just made the most of it. Ma'am, is there still a, kumbaga, fit and sexy? Nung huling ginawa niyo yung nagpa-sexy kayo with Kit Thompson, are you still willing to do yung mga ganon? Lalo na kung maganda yung mga offer po. If it's good, why not? Pero, like naman when I did naman yung Kit, wala ka naman nakita sa akin eh. Oo nga, oo. Kaya naman eh. I don't think it's fitting na rin naman na may makita sa akin. First time. Mas pa na mga tao. You know, I mean the love scenes and the ano. Yeah, love scene. I mean, you know these things. They don't have it to show. Yeah, it's all in the. It has to be. It can be implied and acted on. I mean, minsan na yung ganun lang. Oh, yung dampi lang ng kamay it becomes sexy. It's how it's done. It shouldn't always about flesh. No, only when it's necessary. Yeah, I like the pandemic setup. I like that. If I'm going to stay, I'll stay for a month. Tapos 2 months kasama mo yung pamilya mo. Yun, gusto ko yun. Kasi masapat pa kinabangan ako. Kasi yung dating style, na pag uwi ka at gulay ka, hindi ka naman nila napakinabangan. Kasi gulay ka nga. Gulay naman na to. So yun, mas gusto ko kung papipiliin ako. Mylene, I'm Jocelyn from Cineko.